Ko alam nyo yan. Okay na yun. Basta, kontakin mo na lang pa makapunta tayo. Sa kaya kung sinunod yung oras na pinag-usapan, walang manghuhuli na ganyan. Pilipino time kasi tayo eh. Ano lang oras na biyahe na yan? 10 minutes. Kung 6:40 na dito na tayo, hindi tayo mahuli. Ano oras ang umikot ang Jawas at alas 8:30? Walang problema. Doon man tayo tatambay, dito man tayo tatambay, huli pa rin tayo kasi nasa labas pa rin tayo. Ayan tayo eh. Parang ako ang sinisisi nyo eh. Walang sisi yan dyan. Bakit nung pumunta tayo nung una, wala man nahuli? Ganun, nagkataon lang yan. Kaya nga, nagkataon lang eh. Pero kung oras lang talaga binasihan natin, oras, walang huli yan. Hindi tayo pwedeng... Nagkataon lang yan. Hindi tayo dito pwedeng umabot ng pareho kasi wala nang sasakyan eh. Wala sisihan ba? Wala sisihan, pero ako sinisisi niyo. Sinunod ko lang. Walang ganyan. Nakita nyo naman kung anong nag-ano na ko sasabihin nyo kung hindi sinunod na ganyan. Kaya nga, huwag nyo nga sasabihin na kung hindi dahil na ganyan, kung sumunod na kung ganyan. Dapat walang ganong term. Oo, andun na tayo sa nagkataon na huli. Pero huwag nyo sasabihin na kung hindi dahil sa pumunta dito, hindi dapat wala nang ganun. Kasi lahat naman tayo dito nag-i-effort, lahat naman tayo nandito. Lahat naman tayo dito gustong umuwi. Huwag kayo magaganyan kasi hindi nyo alam din ang pagod ko. Hindi, oo nga, ando na tayo. Pero sa totoo lang, nakakasama ng loob yung ganyan. Sa totoo lang. Eh, magandang umaga po. Andito po kami ngayon sa harap ng Ministry of Labor, Social Department of Tabuk Region. Dito po kami ngayong umaga para po mag-file ng case laban po sa aming kumpanya dito sa Darsopar East sa pamumuno ng aming project manager na si Osama. Kanina lang po na aming mga kasama na wala po silang hawak na ikawa at warga lang po ang kanilang pinangahawakan. So nahuli po sila ngayon lang. Nahuli sila ng Jawasat at ikukulong. Hinihingi sana namin yung suporta at tulong ng gobyerno sa amin. Kasi this time, gipit na po talaga kami. So hindi na namin alam ang aming gagawin. Sana maipaabot lang ito sa kinaukulan sa ating gobyerno, sa ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte at sa ating bagong halal na senador na si Senador Bongo at sa mahal naming idolo na si Manny Pacquiao na sana pakibilis-bilisan lang po ang pagsagip sa amin dito dahil masyado na po kaming natitensyon. Sana po pakibigyan naman ng aksyon. Dahil hindi namin kaya kung kami lang ang magsasagawa nito. Walang mamamagitan sa amin. Ang Polo Owa, humihingi na ako sa kanila ng tulong pero hinihintay pa nila ang magkaroon ng hearing sa pagitan ng aming kumpanya at sa amin. So, yung hearing na yun, walang mangyayaring hearing kasi nagmamatigas ang aming employer. Ayaw nila ng hearing. So kung walang hearing na magaganap, walang polo na darating dito. Sa pagkakataon na to, sobrang tension na kami. Kami po, nagtatalo-talo na rin kami. Siyempre, hindi na rin namin alam ang aming gagawin. Hagaya nga ng sinabi ko, ngayong umaga lang, nahuli po yung aming kasamahan.
Pitong kasamahan namin ang nahuli dahil nga po sa walang ikama. Kaya sana po mabigyan po ng solusyon itong aming problema dahil hindi po ganun kadali dito mag-process ng papel. Mahirap po dito. Ito po yung tapat ng dito po yung yan. Yan po harap na po yan. Yan po ang Ministry of Saudi and Social Development Grants in Tabuk Region. Andito po kami ngayon sa harap. So hindi po kami makapasok diyan. Hindi kami makapasok diyan ngayon kahit na mayroon kaming appointment dahil mayroon silang okasyon ngayong araw na to. So, ang plano namin, pupunta pa kami dun sa isang branch nila. Dito lang din yon, siguro mga 5 minutes mula sa area na to. Kakarating na kami dun. Sana lang po mabigyan ng solusyon ang aming problema. At sana yung mga gobyerno natin dyan, mga bagong halal, mga sir, pwede po ba na wag muna kayo magpasarap dyan sa upuan nyo. Gawan nyo po muna kami ng paraan bago po kayo dyan umupo ng maayos. Ang masasabi ko lang po, gipit na po kami dito. Sige, maraming salamat po.